balita sa inyo ngayon. Salita ng Panginoong iiral habang panahon. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumukuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu-Kristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Siguro marami sa atin dito ay may maraming hinihingi, maraming idinadasal sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At siguro marami sa atin ang ating panalangin ay ibinigay kaagad ng ating Panginoon. At marami din siguro sa atin ay patuloy pa rin naghihintay ng kasagutan sa ating panalangin. Minsan may iba sa atin siguro na iinis na sa kakahintay at nawawalan na ng pag-asa dahil hanggang ngayon hindi pa rin ibinibigay ng Diyos ang ating hinihingi sa buhay. Kung ganyan ang ating pakiramdam, katulad tayo ng mga kababayan ni Jesus, dahil ayaw nilang manampalataya, ayaw nilang sumampalataya, kulang sa pananampalataya, maraming kababalaghan ang hindi ginawa ng Diyos sa kanyang sariling bayan. Ganon din sa ating buhay. Kapag punong-puno tayo ng pagdududa sa ating pananampalataya,
kapag puno-puno tayo ng pagdududa sa ating Panginoong Jesus. Siguro hanggang ngayon, hindi pa ibinibigay ng Diyos ang ating hinihingi sa ating buhay. Mga kapatid, mula sa Ebanghelyo natin ngayon, ay mayroong dalawang bagay ang tungkol sa Diyos. Una, ay tungkol sa kung ano ang gusto ng Diyos mula sa atin. At ang nais ng Diyos sa atin ay ang ating malalim na pananampalataya. Sinasabi sa atin ni San Mateo na si Jesus ay hindi gumawa ng makapangyarihang mga gawa doon sa kanilang bayan dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos, pagtitiwala at umaasa lamang sa Diyos. Ang pananampalataya ay isang pagtataya. Tayo ay nagtataya na walang kasiguraduhan, pero patuloy tayong naniniwala sa Kanya na kaya Niyang ibigay ang ating hinihingi sa buhay. Patuloy tayo nagtataya at naniniwala na kaya Niyang ibigay ang ating kahilingan sa buhay. Ang pananampalataya ay ang pagtanggap sa sinasabi at ginagawa ng Diyos sa atin. Ang pananampalataya ay hindi pag-aalinlangan, hindi pagdududa sa Kanyang mga paraan o pagdudahan ang Kanyang kalooban, at hindi salungat sa Kanyang banal na plano. Kaya mahalaga ito, mga kapatid, na nais ng Diyos na maglaan tayo ng oras at panahon sa Kanya at sa ating pananalig sa Diyos. Sa ating pananalig sa Diyos, tiyak na gagawa at gagawa siya ng makapangyarihang gawa para sa atin. Nagkaroon ng kagalingan, nagkaroon ng himala at pagpapala, at naging posible lamang ito dahil sa matibay na pananampalataya ng bawat isa sa atin. Alalahanin natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sinabi ni Jesus, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa, sasabihin ninyo sa punong mulberry na ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin ka nito. Kahit maliit na pananampalataya, pero patuloy ka nagtitiwala na kayang gawin ng Diyos, na kayang ipagkaloob ng Diyos, ibibigay at ibibigay ng Diyos yung ating hinihingi sa buhay. Pangalawa, ay tungkol kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Maraming nakarinig kay Jesus ang nagtanong sa kanyang pinagmulang pamilya. Nag-aalinlangan sila sa kanyang mga turo. Nagtanong sila, saan nakakuha ang taong ito ng gayong karunungan
at makapangyarihang mga gawa. Ngayon, hindi kailanman tatanungin ng Diyos kung anong klaseng lipunan mayroon tayo, kung saan tayo lumaki, o anong klaseng pamilya mayroon tayo. Hindi kailanman tatahan ang Diyos, hindi kailanman titingnan ng Diyos ang ating mga nakaraan. Palagi siyang naniniwala sa atin, patuloy siyang nagtitiwala sa atin, lalong-lalo na na mayroong kabutihan mayroon sa isang tao. Kahit na ang tingin natin ay isang makasalanang tao, mayroong pa rin kabutihan sa taong iyan. At yan ang tinitingnan ng ating Panginoong Diyos. Hindi tinitingnan ang ating nakaraan. Hindi tinitingnan ang ating kasalanan at kahinaan. Kundi tinitingnan ng Diyos ang natitirang kabutihan mayroon sa ating mga puso. At nagtitiwala ang Diyos na kaya natin gumawa ng mabuting gawa mula sa katiting na kabutihan mayroon tayo. Ang mga nakarinig kay Jesus ay nagpakita lamang ng kanilang saloobin sa kanilang mga kapwa. At ito ay ang maling saloobin, ang saloobin ng diskriminasyon, kawalang interes at maling kuro-kuro sa kapwa. Ang mga nag-aalinlangan sa kakayahan at pinagmula ng pamilya ni Jesus ay hindi kumbinsido sa kaniyang mabuting gawa dahil sila ay kulang na kulang sa pananampalataya. Ngayon, tandaan natin na ang Diyos hindi kailanman magiging kampi sa atin kapag puno tayo ng diskriminasyon, kapag puno tayo ng maling kuro-kuro sa ating kapwa. Tatanggapin lamang ng Diyos ang ating mabubuting gawa. Tandaan natin, tayong lahat ay nasa panig ng Ama at ng Diyos at sa kapatiran ni Jesus. At ito rin ang nagpapaliwanag sa mga salita sa Biblia. Sinasabi dito, hindi ba siya ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria at ang kanyang mga kapatid na sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba kasama natin lahat ang mga kapatid niya? Nais ko lamang linawin ang salitang mga kapatid. Baka sabihin natin na mayroon talagang kapatid si Jesus. Ang salitang kapatid, walang espesyal na salita para sa Aramaic, ang pinsan. Sa Grego, Grego ang opisyal na wika ng Biblia. At isinalin at pinalitan ang salita ng kapatid. Ang pinsan ay isinalin sa salitang Grego na ibig sabihin mga kapatid. Sa mga katuwid, sa tradisyon ng Aramaic, ang salitang kapatid na lalaki at babae ay nangangahulugan lamang ng isang kamag-anak o isang pinsan ni Jesus.
ano ang paanyaya sa atin. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sundin natin ang plano ng Diyos sa ating buhay, ang kanyang mga daan at pamamaraan. Kung tayo ay mga kapatid ni Jesus, pilitin nating kumilos at magsalita tulad ni Jesus. Magmahal at mamuhay tulad ni Jesus. At masasabi natin na tayong lahat ay pamilya ni Jesus at anak ng Diyos. At tayong lahat bilang anak ng Diyos ay tinatawag na mamuhay sa kaniyang pag-ibig. Amen.